Hello there mga ka-YouTubers, muling nagbabalik ang inyong Chuabel upang hatlang kayo ng isang lockdown meals, survival meals ngayong panahon ng lockdown, ano? So may ilang araw pa, mahigit pang 13 days bago matapos tong lockdown na to. So guys, kanina pagising ko ay nag-iisip ako kung anong maaring kainin, at ayun, medyo nakakita ko ng hindi pa naman overstock na bihon, at bago mag lockdown may bihon na doon, and naisip ko na gumawa ng pansit, since na syempre ang pansit kailangan na kailangan magmukhang pansit, ano? So napilitan ako na bumili ng repolyo at dalawang pirasong carrots upang sa ganon kahit paano ay makakain ng gulay. At yung panahog na gagawin ko ay siguro yun, piprito ko na lang uli yung balat ng baan ng kalabaw para maging chicharon, at ipanghahalo ko din sibuyas, bawang, saka toyo, katalo na para maging isang pansit, ano po. Hindi na natin masyadong gawing maluho, ika nga, o maraming recados, kasi alam naman natin sa panahon ngayon ay pagtitipid talaga, ano po. So guys, hope na kahit naka-lockdown pa tayo dyan ay all you guys are safe sa inyong pamamahay, at walang nagkakasakit sa inyo, at mapayapa tayo na pagdadaanan lahat ito hanggang sa matapos yung ating lockdown, ano po. So guys, relax and enjoy na lang po, watch the video, at kahit paano ay makapulot kayo ng mga idea kung paano tayo makapag-create ng mga pagkain natin na ating matatagpuan sa ating mga kitchen. Guys, narito na po yung ating mga ingredients. Nandito yung pansit bihon, at toyo, carrots, repolyo, sibuyas, bawang, aswete, magbababad tayo mamaya, pampapula. At syempre, yun lagi nating pinananahog ngayon, yung balat ng kalabaw. Ipiprito natin para maging chicharon, ano po. Isang tip sa bihon para madali siyang maluto ay ibabad nyo na muna siya para lumambot. Then almost ready na yun pagkaginisan nyo, para hindi masyadong matagal yung kanyang pagluluto, ano? Ayan guys, ready na yung ating mga ingredients, no? Ito yung chicharon natin na pinrito kanina, repolyo na ginayat, binabad na aswete para pampapula, etong ginayat na carrots, onion at saka garlic, and finally itong ating bihon na binabad din natin para mas mapabilis ang ating pagluluto, pagigisa mamaya, ano po. So come and join us sa ating pagluluto. Lulutuin na natin, pinepre na natin itong ating kawali, ano? So pagka mainit na yan, at lagyan natin ng konting mantika para lang natin maigisa yung ating bawang, sibuyas. So mainit na siya, lagay na natin yung bawang. Igisa na natin ang bawang. At kapag brown na ang bawang, lagay na natin ang sibuyas. Direct isa lang po yan mga guys. Tapos pagkalagay ng sibuyas, lagyan niya ng konting patis. Ito.
tablespoon lang po ng kape para maglasa yung kanyang makaramelize. Ano po? Makaramelize yung kanyang pagkalisa. Yun o. Yung pangunang amoy o. Then, lagay po natin yung aswete. Bakit ko po nilagay yung aswete na maaga? Para ma-mix po dun sa ating ginusa, lalo po siyang titingkad yung kanyang pagkapula, no? Yan. Yan. Pagkalagay nga nyo, guys. Kitang-kita yung pagkapula niya, guys, no? Then, lalagyan siya ng tubig. Ito po ay 1 liter na tubig, pero uunti-untiin po muna bago natin na matansya yung kanyang dani para yun. So, kalahati 500 ml, ano? Natira pa yung halos 500 ml, ano? Hayaan niyo lang po siyang kumulo. So, ayan guys, oh. Siguro ay kumukulo na to, no? Tinakpan natin ganito. Kumukulo na siya. So, ang isusunod na natin diyan, guys, ay yung ating eto, chicharon. Bakit yung chicharon? Para medyo mag-subside yung kanyang yung mag-subside siya, no? Then finally, dagdagan natin ulit siya ng konting tubig gradually, ano? Then takpan natin ulit siya. Ayan, check natin, kumukulo na naman, guys, ano? So, pagkulo niyan ulit, yan, medyo nag-subside na yung ating chicharon. Ilalagay natin yung bihon. So, eto yung ating bihon, guys. Kalat niyo lang. Kalat. Kalat. Yan. Yan. Actually, itong bihon na to is 450 grams yata. Oo, kalahating, halos kalahating kilo, ano? Okay. Then, paano natin yan? Yan, ganyan lang yan, guys. Then, i-add natin yung soy sauce. Gradual din. Siguro nasa 1/4 ito. Ito, guys, nagdagdag tayo ng konting toyo, ano? Lalagay na natin yung ating carrots at saka yung ating repolyo, ano? Then pagkalagay nito, guys, halu-haluin nyo lang, then para magkasya siya, subside na, haluin natin ulit. Then, i-add natin uli yung natitirang repolyo. Ano po? Ayan, guys. Ready na to. Malambot na yung kanyang bihon. Malambot na repolyo. At okay na rin ang taste. So, isa-serve na natin to. Ganun lang kasimple, guys, ang pagluto ng isang masarap na pansit. Ano po? Guys, eto na ang masarap nating finished product ng pansit, na nagmukhang pansit talaga, no? Ayan, bago natin kainin, ayan, pinatneran natin siya ng tasty at looks yummy at taste yummy at tinikman na namin kanina, no po? So, hope you enjoy this another meals na ating ginawa ngayong panahon ng lockdown, ano po? Well, guys, bago natin tapusin yung video na to, sana yan nagustuhan.
inyo isang recipe natin at nakatulong mga idea kung paano basic na pagluluto. At nais ko pong humingi din sa inyo ng pabor na mag-comment, at kung may request kayo na mga menu o meals na paluluto ay PM nyo lang ako or mag-comment kayo. Then after lockdown siguro, yung mga ingredients ipoprovide natin, then lulutuin namin para sa inyo yung abot ng aming kakayanan, ano? At syempre, don't forget to subscribe, push the button bell para update kayo sa mga videos pa at mga menu na aming i-upload, ano po. Then ano pa bang nakalimutan natin? Sige po, mag-comment lang kayo kung ano pong kailangan nating gawin pa, ano. Then at hope and pray na sana lagi kayong okay dyan sa bahay nyo. Tsaga-tsaga pa tayo sa mga 13 days na onwards pa para sa matapos na ang lockdown na ito. At syempre, yun lagi nating tatandaan na embrace struggle, get stronger. Ano po? Then what can I say? You guys take care.